Samahin ko ang biyaya, awa, abag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Muli, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa Pilipinas. At muli po tayo magpasalamat kay Abayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat sa akin. At ganun din sa ating buong pamilya, sa ating mga anak, sa lahat ng ating pamilya o paanak na hanggang sa ngayon ay pinagkakalooban pa ni Abayawa ng buhay. Salamat po, Abayawa. At ngayon po ay July 22, 2021. Ganap na pong alas 5:49 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. At ang ating paksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa sulat ni Lucas 22:27. Sapagkat alin ang lalong dakila ang nakaupo baga sa dula or ang naglilingkod? Yeah. Doon sa kumpletong sitas, ang nakalagay ho doon, hindi baga ang nakaupo sa dula. Datakot ako'y nasa gitna ninyo na gaya niya ang naglilingkod. Yan. So muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Lawin po ni Abayawa na muli po siyang magbukas, magturo, o magbukas ng pangunawa upang maunawaan ang bawat isa at sa lahat po ng mga unknown viewers at sa lahat po ng mga makakapanood sa video nito at sa paksang ito. Marahil hindi na bago sa atin muli itong talatang ito. Ano? Yung iba ho, siyempre pagka ho nagbabasa, basa lang. Pero tingnan po ninyo yung laman, yung diwa, yung espiritu, sapagkat napakarami po ang nagbasa na niyan. Elang, palibasa nga po ay nasa laman, hindi nila naunawa yung sitas. Ano? Gaya nga po ng sinasabi natin, tuwi-tuwi na po yan na ang reliyon, ginagamit lang yung sitas para doon sa sariling kanilang interes or kapakanan. Ano ho? At makikita natin yan sa buong mundo. Ha? Lahat ng mga founders nang nagsipagtayo ng mga reliyon, mapapansin nyo yung naging laki ng kanilang yaman, ano, mga resources. Ano? At babasa lang ho ako ng pinaka, sampung pinaka mamayaman sa nga ho ay mga founder, pinakamayamang pastor sa buong mundo. Yung ikasampu ay si Pastor Enoch Adiboy. Meron po siyang 39 na milyong dolyar. Ano? Maraming magagandang bahay at may isang pribadong jet. At yung ikasyam naman ay si Joel Austin. Marahil ay napapakinggan niyo ito. Meron siyang 40 milyong dolyares. Ano? At marami ding ari-arian. Siya ho ay isang protestante. Ayan. Ano? And then si Denny Hinn, pangwalo. Meron po siyang 42 milyong dolyares. Tinatawag siyang Orthodox. Sa Israelo ito, taga-Israelo ito. Isa siyang Pentecostal Christian, kung tawagin. Pero siya ay katutubong Israel. Ano? At meron siyang maraming mamahaling pag-aari, bahay, isang pribadong jet. Ikapito, si Chris Oyakhelomi. Meron po siyang 50 milyon dolyares. At ito itong born again.
meron siyang ipinatayong mega church. Oh, at siya ay manggagamot sa pananampalataya, yung mga nagpapatungo. At si Hubert Angel, meron po siyang 60 milyong dolyares. Si Pastor Hubert Angel ay isang pahing ng Zimbabwe na nagtatag ng Spirit Embassy o Embassy. Oh, ang tawag po doon sa kanilang church ay Good News Church. Ayan. Marami rin siyang mga state o yung mga lubain. May isang mansyon at may pag-aari ng maraming mamahaling mga kotse. Ikalima, si Pat Robertson. Ito ho yung The 700 Club. Siya ho yung nagpapatakbo ng 700 Club. Siya rin yung host ng kanyang programa na yan. So marami rin siguradong pag-aari yan sapagkat meron mo may $100 million. Ikapat, si Emmanuel Makandiwa, may $100 million din siya. Meron din siya kina yung mega church. And then, mga nagpapagaling, di umano. Meron din siyang isang pribadong jet. Isang marangyang bahay. Si Ayo, ang pangatlong pinakamayamang pastor sa buong mundo. Ang tawag sa kanya ay Papa Ayo Oretsihador o Oretsihafor. Itinatag niya yung Word of Life Bible Church na matatagpuan sa Nigeria. Ayan. At meron din silang international satellite o estasyon ng television sa buong Afrika. At merong kabuuang 75 mga bansa sa buong mundo. Siya ang dating pambansang pangulo ng Pentecostal Fellowship ng Nigeria. Ayan. Dalawa, si Thomas Dexter Jakes. Ang net worth niya ay $150 million. Pangalawang pinakamayamang pastor sa buong mundo. Kung tawagin ko yan ay si Bishop T.D. Jakes or Thomas Dexter Jakes. Ayun, marami rin mga mamahaling mga sasakyan. At ang unang-una ay si Kenneth Copeland. Ang net worth niya ay $760 million. Baka ho ito, mga pinabang Lubbock, Texas, USA. So meron siyang bakuran na napakalaking 1,500 hektarya para sa ministeryo. At ang programa niya ay nag-broadcast sa pamagitan ng radio, television, podcast sa buong mundo. Meron siyang mansyon na nagkakahalaga ng 6 na milyon. Ayan. May pagbamayari ng simbahan. Ayan. At ang kanyang pangarap ay maging isang recording artist. Marami na ho siguro itong mga nabentang album. Ayan. At sigurado ho, marami rin ho itong mga pag-aari. So yan ho, 10 pinakamayamang pastor sa buong mundo. Bakit ho natin pinalaki itong bagay na ito? Tingnan nyo ha, sila lang ay kumukuha ng sitas sa banal na kasulatan. Kukuha lang sila ng isang verses, chapter and verses sa kasulatan. Ano? At yumaman sila ng ganyan na pagkayaman-yaman. Ano? Dito sa atin sa Pilipinas, ganun din. Yung estilo nitong pinakamayamang pastor sa buong mundo, ganun din ang estilo nung ating mga kababayan na pinakamayaman din. O alam na natin yan. Ano ho? O INC, ADB, o yan sina Kibuloy, Adihua, maliwanag mo yan. Lahat ng mga nangangaral dito.
So, mayayaman sila. No? Tingnan natin, ho. Tingnan natin yung buhay noong Diyos na nakitulad sa tao. Yan. Tingnan lang natin. Kaya nung sinabi dyan, ho, dito kasi sa Lucas 22-24, may nakalagay na ganito eh, at nagkaroon naman ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At ito ay si Santiago at si Juan doon sa Marcos 10:41-45. Ito na nga ho ang aking babasahin. Mark 10:41-45. At ang marami ito ng sampu ay nagpasimula silang mga galit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit, yawashay siya kanya at kanya'y sinabi, nalalaman ninyo na iyong mga inaaring mga pinuno. Ayan, binigyan ako ng kanyang brada Emiliano Umali, Eddie Villanueva, Mike Villarde, Wilby Almeida. Ayan na ha. Kumbaga, tingnan natin yung buhay noong mga sampung binanggit ko at saka itong buhay nitong mga mangangaral na ito. Bago ko ituloy. Kasi, akala ko kasi ng mga miyembro, ituloy ko na lang bro, six na. Akala ko kasi ng mga miyembro ng mga relihiyon, normal na makita nila yung puno. Yung kanilang punong pastor o yung hindi man siya nagtatag, naging anak, akala ng mga miyembro, normal yung ginagawa ng kanilang puno. Ano yung ginagawa nito mga punong ito? Nakakita na ho ba kayo noong mga puno? Halimbawa, katulad ni Manalo o ni Villanueva o ni Soriano nung nabubuhay pa. Nakita niyo na ho ba? O doon sa mga naging ABD, nakita niyo ho ba ng personal si Soriano? O doon lang sa monitor sa TV? Or yung inyong cellphone? Di ba? Palagay ko ho ay hindi niyo nakita sila ng personal. Alam niyo kung bakit? Akala kasi ng mga miyembro, normal na ganun ang sitwasyon na hindi nila makita ng personal, hindi nila malapitan, hindi makamayan. Para sa kanila normal, sala ho. Abnormal ho yun. Pero mo nangangaral ka ng kasulatan, may bodyguard ka. Nangangaral ka ng kasulatan, may nagpapayong sa iyo pagka lalabas ka ng bahay. Ganun ba yun? Ganun ba yung nakasulat sa kasulatan? Ayaw dito, makikita natin ang pagkakaiba nung nasa kapulungan at mga reliyon. Di ba? Biro mo, nangangaral ka, daladala mo, kumuha ka ng sitas. Pero, meron kang gwardiya. Hindi ka nakakalabas nang wala kang gwardiya. Bakit? Anong dahilan? Samantalang, si Abayahawa na nakitulad sa tao, walang bodyguard noong unang siglo. Wala ho. Ayan. Yan ang pagkakaiba. Mga kapatid. Ang pagkakaiba ng reliyon sa kapulungan. Ngayon, tuloy natin. Ito nga kami nabasa. No? Ito ay Marcos 10:41-45. At sila'y pinalapit ni Yahwashi sa kanya at sa kanilang sinabi, nalalaman ninyo yung mga inaaring mga pinuno ng mga hintil. Ano ba yung mga hintil? Hindi sila Israelita. Katulad din natin sila. Nano? Mga walang pag-asa, walang Diyos. Biro mo ito mga ito. Itong mga nagsiyaman na ito sa pamamagitan ng pangaral ng kasulatan. Nagsiyaman,
Ba, pambihira, milyon-milyon ang pag-aari, ano ho? Oh? Ayan. Ay nangapapanginoon sa kanila. Ang lumalabas, oh, yun hong mga pinuno, oh, ng mga hintil, ng mga hindi Israelita, ng mga walang Diyos, ng mga walang, sabi nga ho'y pangako, walang tipan, walang pag-asa. Oh, sila ho yung nangapapanginoon. Oh, at sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Oh, katulad halimbawa ng mga hari. Iyo ba? O yung presidente. Tingnan ninyo ang actuation o yung sinasabi na kilos ng isang hari o ng isang presidente. Iyo ba? Ay yumuyukod ho yung mga tao eh. Diba? Yumuyukod pagka nakakasulubong. Parang sukot-sukot. Eh sabi niya, dun sa kanya mga lagad, sa inyo hindi gayon. Ha? Ah, di ba mali, ano? Hmm. Nangapapanginoon sa kanila. At ang sa kanila yung mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalan sa kanila. 43. Dapat po at sa inyo, sabi doon sa mga lagad, ay hindi gayon. Kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay maging lingkod ninyo. Ha? Malaki ang pagkakaibaw niyan. Oh? Ang sabi dun sa mga lagad, ay sa inyo hindi ganyan. Kung itong mga hintil na ito, na walang Diyos, wala ho naman Diyos ho yan eh. Katulad din natin ho una. Wala silang Diyos, wala silang pag-asa, pero kung umasta sila parang sila yung ano, palibasa nga eh, yung mga membro, eh, tinuturing silang Diyos eh. Di ba? Eh, totoo naman yan eh. Eh, yung nga yung isang membro, makamayan lang or makita lang, pwede na daw siyang mamatay. Makita lang yung puno, ha? Oo. Oh. Di ba? Makita lang. Di ba? Ibig sabihin, hindi normal. Oh? Sa isang mangangaral, yung ganung bagay na pinapanginoon, hindi ganun. Hindi normal yun. Abnormal. Oh? Abnormal ho yun. Pagka ang pagkakilala mo doon sa puno, itsura siya ng hari kung isa lugar mo, hindi. Hindi ganyan. Kasi si Aba Yahawa, nung makitulad sa tao, hindi ganyan. Hindi ganyan. Ano? Babasa tayo mamaya-maya lang. Tapusin ko lang. 44. At ang sino man sa inyo ay mag-ibig mamuna ay magiging alipin ng lahat. 45. Sapagkat, ito ho, ang anak ng tao rin naman, tinutukoy si Yahweh siya eh, ay hindi naparito upang paglingkuran, liwanag na ho. Eh kasi nga ho, yung mga puno, yung founder, pinaglilingkuran ng mga miyembro. Basta kung anong nakita nyo sa ginagawa, sa presidente, noong mga nakapaligid sa kanya, di ba meron niyang gwardiya? Ika basta-basta makakalapit yan. Di ba? Hmm. Kaya kung ikaw ay isang pangkaraniwang tao o pangkaraniwang miyembro na nakikinig lamang doon sa kanilang relihiyon, ay hindi mo mahawakan ang kamay ng puno. Ah, hindi mo mahawakan ang kamay. Bakit? Bakit hindi mo mahawakan? Aba, iba ang tingin ng puno doon sa mga miyembro. Iba? Oo. Itsura ka ng alipin. Ano? Oh. Sila yung Diyos. Oh. Sila yung Panginoon. Yung mga miyembro, alipin ang tingin. Hindi ba? Akuha niyo ba yan?
Ayan ang malaking pagkakaiba. Oh, nakapulungan. Oh, tuloy pa natin. Sa pagkapanganak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Di ba? Liwanag yan, ha? Ayan. Di ba doon sa Pilipos 2:7-8, may nakalagay na ganito eh. Ayan niya, sa 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ay kay Kristo din naman. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, Espiritu, ay hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Oh? Kundi bagkos hinubad niya ito, alin, yung pagiging Espiritu. At naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Tingnan niyo ang pagkakaiba ng mga founder at saka ni Abayahawa nung makitulad sa tao. Ulitin ko. Kundi bagkos hinubad niya ito, nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ano? 8. At palibasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Isipin po natin, mga kapatid. Si Abayahawa, napakapangyarihan sa lahat. Nakitulad sa tao, nag-anyong alipin. Iyo ba? Ang laki ng pagkakaiba, ano? Biro mo yung makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at ng lupa. Lahat ng ating natatanaw, siya yung may likha. Nung makitulad sa tao, nagayon yung alipin. Iyo ba? Tapos ngayon, maririnig natin itong mga nagsiyaman na ito. Ano, itong mga pastor na ito, na itong mga mangaral na ito, ah, nagkamal ng pagkaraming salapi o pagkalalaking salapi. Samantalang yung Diyos na nakitulad sa tao, ano sabi ho? Nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Matindi. So ano ang ating pong iniaaral na kasulatan sa araw na ito? Tinuturoan tayo ni Abayawa na huwag tayong maging katulad nitong mga taong ito. Akalain nyo yung mga walang Diyos. Akalain nyo yung mga walang pag-asa. Akalain nyo yung mga walang tipan. Nagsiyaman ng ganito kayaman. Ano? Samantalang si Abayawa, nung siya'y makitulad sa tao, ano sabi ni Pablo? Pangalawang Korinto 8:9, sapagkat nalalaman ninyo na ang biyaya ng ating Panginoong Yahwashay, na bagaman siya'y mayaman, gayunmay nagpakadukha dahil sa inyo. Sino yung tinutukoy na inyo? Yung mga banal. Upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Mamira, bagaman siya'y mayaman. Ano? Anong ginawa? Nagpakadukha dahil sa inyo. Baligtad. Yung mga puno, yung gumamit nung salita
niyabayawa sapagkat siya yung may salita niyan eh. Kumbaga, si Abayahawa nagpakaduha. Yun ang mga puno naman, nagpakayaman. So nakikita niyo, may malaking diferensya. Di ba? Ang laki. Napakalaki. O yung iba nakakaawa yung mga membro. Amira. Yung daladala ng mga pastor, puro kasi nung malingan. Inadapt ng mga membro. Ginawang alipin. Sunod-sunuran. Kung ano sabihin ni pastor, sunod-sunuran. At sigurado ho, meron pa ho dyan mga pastor. Kaya hindi naman kasi yayaman niya mga yan kung hindi yan nagputos doon sa mga kwan, doon sa kanila mga miyembro. O maraming hinihingi yan. Hindi yayaman niya ng ganyang kaikling panahon kung hindi sila nandaya, nagsinungaling. Di ba? Sa makikita natin ngayon dito ho, itong mga hindi naligtas sa kasalanan, ito ang nangyari sa kanila. Yun ang mga naligtas sa kasalanan, hindi nagkaroon ng yaman na katulad ng nangyari sa kanila. Di ba? Tapos sasabihin nila, sila yung ligtas. Saan sila naligtas? Wala silang inaligtasan. Sabi nga natin, wala hong reliyon na maliligtas sa kasalanan. Di ba? Malaki ang pagkakaiba ho eh. Oo. Di ba? Ang sabi niya doon sa Lukas, sapagkat alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Yung daw dakila, hindi ba? Parang sa isang restaurant. Diba may tagapaglingkod yan, yung tinatawag na waiter? Diba? Alin ba ang dakila? Siyempre yung nakaupo. Ikaw lang yung nagsisilbi eh. Yung tinatanong niya eh, ikaw lang yung nagsisilbi, sino ba ang lalong dakila? Siyempre, ang sagot ni Yahwa siya, di ba ang dakila yung pinagsisilbihan? Ayan. Di ba? Totoo naman eh. O, hindi niyo ba napapansin yan? Sige, o, minsan na, di ba, pupunta tayo doon sa mga fast food. O kaya doon sa mga pagka may kaya-kaya ka, ang mamahaling restaurant. Di ba, meron mga waiter yan? O yan, meron tayong kapatid niyan eh. Wari ko, yan yata yung trabaho niya. Di ba may ganon? Ikaw yung nagsisilbi, kumbaga. Di ba, pinagsisilbi ang siya. Ano po yung inyong order? Yan? Di ba? O, magbibigay ka ng menu. Ikaw yung tagapagsilbi, ang tawag doon. Yung binigyan mo ng menu, yun yung pinagsisilbihan mo. O, para lang doon sa medyo mababaw na halimbawa. Makita lang natin yung katatayuan ng bawat isa na nasa kapulungan. Ano? Yung katatayuan natin. At pagka ganito na ang katatayuan natin, makikita nyo na. Talaga yung espiritu ni Abayawa. Kasi hindi na tayo yung pinaglilingkuran, tayo yung naglilingkod. Diba? Yun lang yung essence nun eh. Yun lang ang sinasabi ni Bayawa na hindi naiintindihan ng marami. Hindi ipinaunawa ni Bayawa dito sa mga mangangaral na ito, dito sa mga pastor na nagsiyama na ito, yung ibig sabihin niya. Kasi sila yung pinaglilingkuran eh. Di ba? Yung mga pastor na ito na nagsiyama, sila yung pinaglilingkuran. Hindi sila naglilingkod, kundi sila yung pinaglilingkuran. Di ba? Oo. Alin ba ang wikaan dakila? Yung bang nakaupo sa dulang o yung naglilingkod? Di ba?
Sabi niya, hindi bagay yung nakaupo sa dulang, yun yung dakila. Tapos sinundan niya, datapot ako. Sabi niya, yung Diyos na makapanurihan sa lahat, yung omnipresent, yung omnipotente, ah, yung gumawa ng ating nakikita ngayon, yung ng lahat, tao, lahat, hayo, halaman, oh, planeta. Ano sabi niya? Datapot ako'y si Ariyawa nung makitulad sa tao. Nasa gitna ninyo na gaya ni Yaong naglilingkod. Pag-aralan niyo mabuti, mga kapatid. May ilan tayo, mga kapatid. At ako rin, nakapasok din sa ganyan. Di ba? At pagkatapos tayong maglingkod, di ba, binibigyan pa natin. Bakit? Magaling yung paglilingkod niya. Anong tawag mo doon? Waiter. Di ba? Ah, sunod-sunuran yung naglilingkod kung ano yung sabihin mo. Ang sabihin niyo, oh, Brad, baka naman po pwede. Tubig. Patis. Toyo. Yun, tayo. Yung naglilingkod. Yun ang ipinaaabot ni Yahweh siya ay noong nasa katawang tao siya. Ano? Diba? Ang liwanag mo niyan. Nakaletra yan. Oh. Hindi baga ang nakaupo sa dulap? Datapot ako'y nasa gitna ninyo na gaya niya o naglilingkod. Diba? Merong isang ano eh, ang tawag niya ni Aliping Walpabuluan. Ito yan. Sa Lucas 17, yan, sabi niya, datapot sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na pagbabalik niyang galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka agad at maupo ka sa dulang ng pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, ipaganda mo ako ng mahaponan at magbigkis ka, paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka kumain at uminom. 9. Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang utos sa kanya. Gayun din naman kayo. Tinan niyo sa mga alagad. Sabi doon sa mga alagad na, gayun din naman kayo pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos inyong gawin. Mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan namin gawin. Anong sabi? Unworthy servants, mga aliping walang kabuluhan. Totoo, hindi ba? Ganoon niyo yung pasimula. Oh. Datapot sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo, nag-aalaga ng mga tupa na pagbalik niyang galing sa bukid, magsasabi sa kanya, parito ka agad, maupo ka sa dulang ng pagkain. Hindi ba? Pagsilbihan mo ang wika ako. Yan ho yung kalalagayan noong mga nasa kapulungan. Ano? Yan. Dito makikita natin, ang laki nga pala ng pagkakaiba. Ano? Sabi niya, sa inyo hindi gayon. Pero mo, yung makapangyarihan sa lahat, na si Abayawa, na makitulad sa tao, nagmistulang alipin. Di ba nagugas pa ng payan doon sa mga alaga? Di ba? Natatandaan nyo nung hinugasan niya yung kanyang mga alaga, yung kanilang mga paa. Kaya ho ba ng mga nasa kapulungan nyo? Ano? Diba hindi? Hindi kayang gawin ng laman.
Kung ikaw ay nasa kapulungan, kaya. Siyempre, naandun na eh. May pagsunod kay submissive ka dun sa sinasabi ni Abay Yarwan. Diba? Kaya sinasabi niya, maging katulad kayo sa akin. Diba? Iniwanan ko kayo ang wika ng halimbawa. Diba? O sabi niya doon sa Juan 13:5-16 na magkagay nagsali ng tubig sa kamao at pinasimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad. Kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayon lumapit siya kay Simon Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking paa? Sumagot siya, washay at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Datapat mauunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinabot siya ni Yahawashay, kung hindi kita huhugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. At hindi ano, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Yahawashay, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, at kay malinis na, ngunit hindi ang lahat. Tinutukoy niya si Judas, sapagkat nalalaman niya na sa kanya'y magkakanlo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Kaya't nang mahugasan niya ang kanyang mga paa, at makuha ang kanyang mga damit, ay muling naupo, at sinabi sa kanila, nalalaman ba ganinyo o kung ano ang ginawa ko sa inyo? Sabi niya sa mga alagad, tinatawag niyo akong guru at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga, kung ako nga na Panginoon at guru, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat din maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinuguman ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Alain niyo ho yung ginawa ni Abay Yarwan. Nagpakababa, nagmasuno rin hanggang sa kamatayan. Hinugasan yung paa ng mga alagad. Ang ginawa naman ng reliyon, militaral, naghugasan din ang paa. Hindi nila naintindihan yung aral, yung turo, na si Abay Yarwan, nung makitulad sa tao, nagpakababa, nagmistulang alipin. Yung dapat ang gagayahin. Hindi yung ililiteral mo, yung huhugasan mo ng paa. Pagkatapos noon, ayun, kapaimbabawan lang. Mayroon ba? O meron pa nga humalik sa paa? Sino? Yung Papa sa Roma, hinalikan pa yung paa. O. E pagkatapos noon, hindi na siya makababa doon sa kanyang tinitiran. Di ba? Hindi mo makakabayan kasi papabiling ka ng gwardiya nung kanyang bodyguard. Mga bodyguards. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba, mga kapatid. O ngayon, paano sasabihin natin na merong reliyon na maliligtas sa kasalanan? Di ba wala? Binigyan ko tayo ng halimbawa ni Abay Yarwan, mambihira o biro mo, siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya yung nagbibigay ng buhay sa bawat buhay na may hininga. O, nagmistula siyang alipin. Di ba? Eh, sa totoo lang, kung ikaw ay merong espiritu, ang sarap maglingkod. Maging alipin. Di ba? Sa reliyon ay hindi niyo makakamayan ho yan, yung mga kanilang puno na yan. Niyo ba? E kaya tayo ho, yung mga ngaral o yung sinasabi nga, katulad ng ating pinag-aralan kahapon, yan ho yung nagmimistulang ano, tagapaglingkod. Hindi sila yung pinaglilingkuran. Oh, nangyari ho yan nung unang siglo at maging sa sinasabi ni Pablo. Di ba? Hindi sila pinaglilingkuran.
Sapagkat ang gumagawa niyan ay mga hintil. Ibig sabihin, mga walang Diyos. Yung halimbawa, isa kang pastor, tapos kumag-utos ka dun sa iyong mga miyembro. Ang tingin nga ho noong mga miyembro, talagang Panginoon, Diyos. Inamin niyo ho yung mga simbahan nila niyan. Meron mga, may mga naglilinis na CR yan, meron nag-garden yan. Ano yun? Puro libre ho yun. Oo. Hindi binabayaran. Kasi akala nila, yung pinaglilingkuran nila, si Abayawa. Ang pinaglilingkuran nito mga ito, yung kanilang puno na tao na may kamatayan. Di ba? O yan, mga kapatid. Oh. Ano, meron ho ba kayong naintindihan? Lobby ni Abayawa. Ano? Doon sa ating mga kapatid. Oh, hindi ho siya naparito para siya paglingkuran, kundi maglingkod. Hindi na unawaan ho yan. Lahat ng reliyon, pinaglingkuran yung kanilang puno. Ano? Oh, nakakaawa ho yung mga miyembro na ginawang alipin. Inalipin sa lahat ng bagay. Hiningaan ng pera, ano? Patakot-takot na doktrina, aral, na wala naman sa kasulatan. Akala nila yung maliligtas sila. Hindi ba? Ayan. Maliwala na ito mga kapatid, ha? Konting kaalaman sa kasulatan. Maging dagdag po ito doon sa ating mga naipon na mga konting kaalaman sa kasulatan. Ano? Ano sabi niya? Sapagkat alin ang lalong dakila ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Diba? Tinanong niya. Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Totoo naman yan eh. Oh, yan ang gawa ng laman eh. Diba? Tuwan-tuwa sila. Na pinaglilingkuran sila. Oh, presidente, pinaglilingkuran sila. Relihiyon, pinaglilingkuran sila. O kaya ba sa kapulungan? Yung nasa kapulungan, siya yung naglilingkod. Oh, mistula siyang waiter. Ano ang order niyo? Miro ba? O yan. Ano sabi niya? Datapot, ako'y. Sino? Si Abayawa. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan. Oh? Ano sabi niya? Ako'y nasa gitna ninyo na gaya niya kong naglilingkod. Kung wala kang espiritu, hindi mo maintindihan yan. Bakit? O tingnan ninyo, yung mga walang espiritu, pinaglingkuran nila yung pastor nila. Di ba? Ayan. Lagi po niya bayawa na pagkalooban ng bawat isa ng pagkaunawa at the same kind na maturuan tayo ni Abayawa. Medyo malakas yung ulan dito. Ewan ko kung nakikinig nyo sa ating background. Magandang gabi, Brad Alberto Palado. Ayun po, siguro nakita niya na si Brad Alberto yung picture niya, no? Ayan. Sister Adela de Conteres, alalawaya. Praise you, Yahawa. Sister Lord Paula, magandang hapon, bro, Eman. At sa lahat mga kapatiran sa assembly, purihin at pasalamatan na mag-iisang Elohim na makapangyarihan sa lahat, si Abayawa. Milton Pasis, Brad Eman, walang hanggang pasalamat at papuri sa naging isang banal, makapangyarihan sa lahat. Abay, Yahawa. Elgin. Milano Mali, Senior, pinagpalang aral sa bawat makakapakinig sa araw na ito. Parangalan, bakilain at pasalamatan ang kaplastasan, kabanal-banal ang kapuli-purin. Elgin, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abay, Yahawa. Bradwell Pendetex, purihin at pasalamatan ang haring walang hanggang ang naging isang makapangyarihan Elgin na walang iba kundi ang banal na ating Abay, Yahawa. Magandang hapon po, Bro Eman, at sa lahat mga kapatid sa kapulungan sa iba't ibang panig na buong mundo. Mr. Pasis, magandang gabi po, Bro Eman, at sa lahat mga kapatid sa Assembly of Yahawa. Walang hanggang pasalamat at papuri sa naging isang banal, makapangyarihan Elohim. Abay, Yahawa. Maria Victoria, hello po sa lahat. Muling salamat, Abay, Yahawa, sa iyo, Brother Emmanuel, at sa lahat mga kapatid sa kapulungan. Mr. Pasis, ang ganda ng paksa, sa araw-araw, Assembly of Yahawa. Fernando Villera, purihin po si Abayawa. Magandang hapon po, Brother Emmanuel, at sa mga kapatid, ganun din sa mga viewers. Christina Puskin,
Hello po sa lahat ng mga kapatid sa katulungan at sa lahat ng viewers. Hello po, Kuya. Magandang hapon po. Wala nang hanggang mapuhin. At pasasalamat po, Bayawan ng Akila at mga pangyarihan sa lahat. Ricardo Quaresma, magandang hapon po. Kulayaman. At ganun din sa mga kapatid sa katulungan. Kuriin at pasalamatan. Ang katastasang naging isang ilhin na banal buhay ang mga pangyarihan sa lahat siya, Bayawan. Loli Tungkua, magandang hapon sa mga kapatid sa katulungan. Bayawa, kuriin ang banal buhay at mga pangyarihan ilhin na walang iba kundi si Abay Hawa, gayon din sa iyo, Brad. Brad Noli Tungkua, kung i-friend request mo ako o kaya si Brad Emiliano para nakasama ka namin doon sa ating ginagawang video conference or virtual conference para makita natin ang bawat isa. Kung meron kang Facebook account, pakit sa amin. Sister Chris Junker, kuri na naging isang mga pangyarihan sa lahat. Na siya Bayawa, may itong binabati ng napakaganda at pagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa assembly. Kaya hindi sa iyong problema at sa lahat po ng manonood. Christine Joy Cariaga, Bro, Mike, Riyads, Rodelio Nava, magandang hapon po Brad, Eman at sa mga kapatid. Sa kapunungan, pagdakila, pagwalabi, pasalamat, pagpapalangan sa naging isang banal, buhay, na pinaka mga pangyarihan sa lahat na si Ariyawa. Lurita Corsiga, Dualatin, Panangalan, Kakilain, itaas ang banal na pangalan ng aming pinakamahal na si Ariyawa. Ang naiwaga ka mga mga banal buhay at hindi sa mga pangyarihan sa lahat. Samuel Latoni, magpangalan ng hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa katulungan, kurin, patalamatan po natin ang hindi sa mga pangyarihan sa lahat na si Ariyawa. Christine J. Cariaga, magandang hapon bro at sa ating mga kapatid na mga nahirang tapat at tunay, purihin si Abayawan na banat at tapat at tunay na Diyos. Ayan. Dorito Corsiga, magandang hapon po bro Manuel at sa lahat po ng aking mahal na mga kapatid sa banal na katulungan. Isang magpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Enrico Saraga, thanks po kay Abayawan. Gayun din kay bro Eman. Good day po sa lahat ng mga kapatid kay Abayawa. Lulita Corsiga, di Pansan. Joel Suela, salamat po Abayawa. Magandang hapon po, Bayaman. Salamat po sa mga kapatid sa kapulungan. Shirley Abrera, magandang hapon po sa kapatidan sa iyo, Bruteman. Magandang hapon po at sa buong kapulungan. Lulita Corsiga, sobrang yayaman po. Pero, Fernando Portorato Juarez, salamat kay Abayawa at sa mga kapatid sa kapulungan at sa iyo, Bruteman. Magandang hapon. Christine J. Cariaga, si Bulanang Peking Pistong Tibuloy, may bagong kayo po na kingdom arena, bilyo ng halaga na kung nasa espiritu ay pumamahagi na lang sana sa may hirap. Hindi mangyayari ang sis. Kasi ang layo din talaga niyang mga pastor na yan dito sa buhay nito. Walang-wala doon sa buhay na sinasabi niya Bayama. And no matter, magandang hapon po sa kapulungan, purihin si Abayawa. Vivian Mana, shalom, good day po, Bro Emma. At sa ating lahat, salamat po, Abayawa, sa iyong pag-iingat sa amin, mo sa amin, araw-araw. Lolita Corsiga, tama, Sis Bernadette. Yan ang mga bagay na hiwag at kamamanga na gusto ko mabalik sa atin ng ating pinakamamahal si Abayawa na hindi nakikita ng karamihan tao na alipin na. Well, pwede walang iba at good day po sa lahat, papuri, pagdakila, sa nag-iisang banal, mga panerin, ilulim na si Abayawa. Los Libando, pasalamat kay Abayawa at papuri sa kanya, lalo na sa kabutihan niya sa atin, shalom din sa iyo, Brad, at sa mga kapatiran, ganun din sa mga kapatid. Salamat, Sister Ross Libando. Naimali, magandang gabi sa mga kapatid kay Abayawa. Remedy si Shelly, imbis ang mananaral ang magsilbi, sila ang pinagsisilbihan na parang manahari ganyan sa reliyon. At least ngayon ay nakita na natin ang pagkakaiba nung nasa kapulungan at nasa reliyon. Kaya nga sinasabi ko na nung una, kapag ang isang mangangaral, yumaman, red flag ho yan. Ang daladala niyan, kasinungalingan. Pakatandaan niyo yan. Kasinungalingan. Kasi hindi kaya yaman sa napakaikling panahon ng iyong pangangaral. Di ho ba? Hindi kaya yaman. Kasi wala kang hihingin eh. Di ho ba? Wala kang hihingin doon sa mga kapatiran. Di ho ba?
Rodrigo Sapra, magandang hapon po sa Kapuluan. Puling pasalamatan ang ating kabayaw. Maraming salamat po. Christina Juarez, good PM po. Kalo katagol, mga kapatid, ngayon po nanonood na rin ako. Lolito Rosilla, ganda na. Nag-sharing natin kanina sis Bernadette patungkol sa iwagan at mga nakikita at narinig natin sa live ang aral ng ating pinakamamahal na si Abayao. Lolito Rosilla, 3 months up. Sister Jean Berte, isang mapagpalang gabi po sa lahat ng kapatiran ko dyan kay Abayao, hindi po rin siya magpakaitan. Chris Nila Koskin, tama po kuya, panakit po talaga ang pagkakaiba ni Abayao sa mga leader ng Leon. Buhay mayaman ng mga leader ng Leon at siyama samantalang po si Abayao nakitulad sa tao na nag-anyo-alit. Tulit ako siga, hindi po kaya ng mga founder, pastor, parin, ministro at iba pa. Angelano Mali, kaya talagang hindi dapat maging palalo o mamagmataas ang tao sapagat ang tingin ng kasulatan kung Abayao sa tao ay aliping lamang. Lorin Paula, 3 hearts. Sa Maratoni, 3 thumbs up. Tulit ako siga, tama po bro. Mundo Mali, bro, naligtas. Naligtas ang mga reliyon sa liaya. Noli Tungkua, tama po bro. Eman. Ayan bro, Tungkua. Noli Tungkua, paki. Mag-friend request ka, alinman sa amin ni bro Emiliano. Para makiano ka namin o maidagdag natin dun sa ating GC, you know? And then makasama ka dun sa ating virtual conference. Emiliano Mali, Junior, ang mga leader ng mga milyon sa Pilipinas, nasa gobyerno na rin na pinapanginoon ng mga tao like Eddie Villanueva, Tibuloy, Mike Bilarde, Eduardo Manalo at naghahangad din si Eli, di nga lang natupan. Kaya yung gobyerno at Leon, parehas lang yan. Pareho, pareho. Sila yung namamanginoon, di ba? Chris de la Cosquín, tama po kuya. Atal po ko, maganda gabi sa mga kapatid sa Kapulungan. Ganon din sa iyo, Brad Eman, purihin ang katastasan ni Lili, si Amang Yawa. Luis Acosica, 3 pamsa. Carlo Patan, 3 pamsa. Lolita Corsica, sobrang ganda ng aral, napaganda, napakaliwanag. Ricardo Quaresma, tama po bro. Lolita Corsica, bro, pero sa miyembro po sila nakikinabang tapos ayaw nilang kamay na niyo. Grabe po. Miss De La Cosquín, napakalinaw po ng binasa mo pong talata sa amin, kuya, at napakaliwanag po ng pagpapaliwanag niyo po sa amin. Kuya, ganda ng topic, kapulutan ng mabuting aral, napakabuti po ni Rayawa at napakadakila. Carlo Catanro, napakalinaw po bro, napakalaki talaga ng pag-ibig niya kay Awa. Kahit buhay, buhay ay inialay ko rin ka po kay Awa ang ganda ng paksa. Rivera Isasiano, 3 hearts. Belpreto Balatiba, isa namang magandang aral na binahagi mo sa amin, papulit pa salamat kay Awa. At sa iyo, Bratema, maraming salamat. Joel D., 3 hearts. Chris Dela Cosquín, salamat po kuya sa everyday na pangaral mo sa amin. Nang banal na aral ni Abayao, kapupulutan ng mabuting aral, ang ganda, palagi ng topic. Ingat ka po palagi, kuya. Maraming salamat po, Abayao. Noli Tungkua, hindi pa po ako, bro, nakapaggagawa ng epiko. Busy pa ang manunong ko. Hindi kasi ako marunong mawa ng epiko. Ah, okay. Rosely Bandao, totoo po yun, naligtas ang mga reliyon dahil sa pera. Sister Jim Berte, 3 hearts. Lolita Corsiga, maraming salamat po, Abayao, sa iyo din, bro Emmanuel, maging sa KKK, konting talaman sa kasulatan. Tingnan nga po natin doon sa ating GC. Si Brad Jan Pudel Diego. Good PM po, bro. Eman, sabi nga po sa Marcos, ang Diyos ang naglilingkod, pero po baligtad ang pastor ang pinaglilingkuran. Tama yan, bro. Magandang hapon po at tatuwa yan po nawa ang inyong pamilya ng Panginoon na Abayao at Elohim siya nawa, sabi ni Brad Jan. Si Brad Carlos, nawawala po ang signal sa lakas yata ng ulan. Ang mga pinuno po na walang Diyos, ang tawat ay boss. Ayan. Sabi ni Brad Carlos, pinipili ko po ang naglilingkod. Maganda ang maganda ang topic, katotohanan ng gaganap. Ayan po. Ayan.
Login po ni Abay Hawa, gaya nga po ng ating sinasabi kanina, magbukas yan ng pangunawa, magturo, napakalaking pagkakaiba ho ng ginagawa ng mga relihiyon na ginawa ni Yahwashe nung nasa katawang tao. Ang laki. Ano, may isip nyo ngayon, hindi pala normal yun. Ang alin ang hindi normal, brad? Yun ang pinuno, payungan nyo. Hindi ho normal yan. Abnormal ho yan. Pero mo, imbis na ikaw yung maglilingkod, ikaw yung pinaglilingkuran. O di kita-kita nyo ngayon, o, yung pagkakaiba nung banal at saka nung hindi banal, nung laman at noong may espiritu. Kapag nakita nyo na yung bagay na yan, o yung pinuno, pinapayungan, may mga gwardiya, ay hindi yan, kaya bayawa yan, yan ay salaman. Yun, Brad Emiliano Mali Jr., Enrico Saranda, Rodrigo Sapra, Wilfredo Balatiba, paki-add po kami ni Bro Eman para ma-add po namin kayo sa GC ng kapulungan. Salamat po. Ayun po, Brad Enrico Saranda, Rodrigo Sapra, magkita-kita ho tayo doon sa ating ginagawang virtual conference para makita naman namin kayo. ayan, si Brad Carlos, baka aging. Baka lumabi ni Bayhawa, magkita tayo mamaya sa ating virtual conference. May sinabi na si Brad Perez, siguro mga bandang 8, lalabas yata na mga nasa alas 7 siya. Meron tayo mamaya, hintay lang natin uli yung link ni Brad Christopher. Ayan. O, lalabas daw siya mga 7:30 p.m. doon sa Italy ho, ha. So, teka, alauna, alas dos, ang labas niya sa atin 7:30. Ayun. Pakisugi ho, para makilala naman namin kayo. Mga kapatid natin sa kapulungan. Ano? O, yun ang pagkakaiba, mga kapatid. Kaya sinasabi natin, abnormal pala yun. O, at talagang hindi talaga yan, yung mga yan, nasa laman talaga. Pero makapagpatayo ka ng 75,000 seaters na kingdom, 75,000? Sino ilalagay mo ron? Kaya nga, tinatanong ako ni Brad Alberto, sabi niya, bro, kailan mo matatapos yan? Sabi niya, 2022. Hindi ko lang alam, bro, kung sino matatapos. Kung matatapos yung kingdom o si Kibuloy lang matatapos. Biyo ba? Abe, hindi natin alam yung buhay natin. O, di ba? O, ngayon, magkakausap. Mamaya-maya o bukas, may isa na nawala. Tayo'y magpasalamat kay Bayaw at hindi pa tayo nakakasama. Huwag naman, doobin po. talaga hong panahon to ng pag-depopulate, di ho ba? Kung ano man ang kalooban niya, yun ho yun. Wala ho tayong magagawa. Ayan. So malaki ang pagkakaiba, mga kapatid, yung pinaglilingkuran at naglilingkod. Yun pong mga banag, ay doon po tayo siya naglilingkod. Di ba? Masarap po ang pakaramdam niyan na ikaw yung naglilingkod. Alam niyo kung bakit? Ibe, nasa mababa ka. Although yung ating kalalagayan mataas, pero yung kalalagayan natin napaka kumbaga nagpakababa katulad din ni Abay Hawa, no? O yun ipinakita niya ho yung halimbawa. At pagka nangyari na ho yan, may makikitang ilaw sa atin, yung ating mga, sabihin na ho yung kung sino man yan, mga kapitbahay na yan. Di ba?
yung kababaan, andun yan eh, doon sa bunga ng, ng espiritu, doon sa, ang ganda naman ito, yung sa ASNB, ganda yan eh, yung sa Galacia. Yun ako nga ako, basahin ko yan. Ah, ito, sabi niya, 5:22. Kaya niya, ngunit ito ang buhang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ano-ano yun? Pag-ibig. Yan, ha? Ibig sabihin, yung bunga nakikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ano yun? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, yan, katapatan, kahinahunan, at pagtitigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ng utos ng Diyos. Tingnan nyo, napakaganda ng talata na yan. 5:22 noong ASND o ang salita ng Diyos. O, Tagalog Contemporary Bible. Oh. Ang babaw ng salin, pero andun yung diwa. Ano ho? Oh. Yan. 5:22 ho ng Galacia. Ang babaw ng salin, pero ganda. Pero mo, sabi niya, ngunit ito ang bungang makikita. Yun. Sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ibig sabihin, sa panahon natin, halimbawa ngayon, makikita ng kahit sino. Pero merong kang pag-ibig, ha? Merong kang kagalakan, o bira. Yan o yung bunga ng espiritu. Ayan. O, mamaya ho, gawin po ni Abayawa, sama-sama ko tayo doon sa gaganapin nating video conference na pinamumunahan ni Brad Perez Christopher. Ano? Ayan, nagkaroon na ng kanya-kanyang task eh. Nakikita natin ho ngayon mga kapatid, bak ay talagang galak na galak ang bawat isa. Lalo na na nakikita-kita tayo dyan sa conference na yan. O nakikilala na natin ang isa't isa, makikita niyo yung galak ng bawat isa atin. Ano? Ay ako lang ho, eh tuwan-tuwa na ho na makita ko yan ang, sa video yan, sina Sister Lolita Corsica, sina Bernadette Contreras o Rosal, oh, sina Sister Reverisa Shirley, yeah, Brad Carlo Patan, di ba? Wilfred Bedes, o Sister Regina Makoko, Brad Alibundo, Sister Lorraine Paulan, Sister Vivian Mana, di ba? Sister Rosely Bandojo, o ay si Sister Chris de la Cruz Kim, sis, hindi pa yata tayo mag-friend request ka nga sis para ma-elagay ka namin dun sa GC at baka makasama ka namin dun sa video conference. Para makita ka rin ng ating mga kapatiran, ng mga kababaihan. Sister Chris de la Cruz King. Ayan. Sino pa ho ba? Itong mag-asawa na ano, Christine Joy Cariaga, si Brad Damike. Oh, sama kayo doon sa ating video conference. Mamaya ho ay ililing doon sa GC ni Brad Christopher Perez. Pagkalabas na pagkalabas niya doon sa trabaho niya, ay ayun na ho. So, pagkatapos na ang ating live na ito, ayan naman. Sige, salamat sis Chris de la Cosquín. Pakiano mo ako. Mag-friend request ka sa akin ngayon at makasama ka namin, makita ka naman namin na ito pala ang Chris de la Cosquín na aking nababanggit sa YouTube live. Ayan. Ang sarap.
Ang sarap ng pakiramdam na nakikita-kita tayo, ano. At yan ho ay sa inisiyatiba ni Brother Perez sa Christopher. Imanin nyo, nagbigay ng task si Abayawa kay Brother Christopher, ano. Emiliano Mali Jr., bro, hanggang ngayon po ba ay masasabi nating naglilingkod pa rin si Abayawa sa kanyang mga banal? Kasi po, wala po siyang tigil sa pagtuturo o sa kapulungan. Oo naman. Patuloy siya naglilingkod. Diba? Kaya nga sabi nga, binigyan niya tayo ng halimbawa para gayahin natin siya. Ibig sabihin, kung para gayahin natin siya, hanggang sa ngayon. O diba? O siya pa rin yung tumatawag eh. Siya pa rin yung nagtuturo. O? Kaya napakabuti ni Abayawa. Now, walang kasing buti, walang kasing sabi nga uwe, ano, hindi mo maisasalarawan kung paano pagpupuri, kung paano pagdakila ang gagawin mo kay Abayawa. Di ba? Eh dati tayong patay eh. Dati tayong walang Diyos. Dati tayong walang pag-asa. Eto ngayon, no? Marami tayong magkakapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo, ha? Iba't ibang panig ng bansa na nagkikita-kita ngayon dito sa kapulungan. Ano ho? Nagbabanal. Sa reliyon, wala ho niyan. Yung pagpapabanal niya. Yung pagpapayaman, meron sila. Hindi ho ba? Kaya doon sa ating mga kapatid, alimbawa, meron ho tayong mga nangyayari sa atin na para bang mabigat na mabigat. Simple lang ho, sis. Una, sabi nga ni Yahwashe nung unang siglo, kayo ba ang wika'y napapagal? Hali kayo. Kayo aking papagpapahingin. Lapit tayo sa kanya. And then may isa pang halimbawa ho, yun ang isang basong tubig. Ano? Na once yan ay hinawakan mo at ayaw mong ibaba, nananatili yan, na nakahawak ang ganyan. Mangangalay ka, di ba? Anong gagawin mo dyan? Ibaba mo yan. Pagbaba mo yan, okay, tanggal yung pangalan. Ibig sabihin, yung mga nakabibigat sa iyo, ibaba mo. Or alisin mo. Di ba? Ayun, Sister Chris de la Cruz. Sige, sis. Ikukonfirm ko. Yung iyong friend request. Sebastian Juarez, mahalin, pasalamatan. Po, ang nag-iisang mga pangyarihan, dakilang banal na ilhim, wala iba kundi si Abayawa, magpakailan. Magandang gabi po, Roya Marat, sa lahat ng kapatid sa Assembly of Yahwa, love you. Sis, ilalagay kita sa GC ha, para mamaya, pag nagkaroon tayo ng video conference, magkita-kita tayo. Ay, baka meron kang Zoom, o kaya magkano ka ng Zoom, madali lang naman yun yung Zoom application, mag-download ka. Mr. Aquis. Teka, nasan yung friend request ni... Bah, asan? Wala. Wala pa, Sister Chris. Teka ha. Yung friend request mo. Di bali, intayin ko na lang. Sister Chris de la Hoskin. Saan kaya napunta yun? Sige. Ayan. Okay na po. Mamaya po, doon sa ating mga kapatiran, wait natin po yung link na ibibigay ni Brother Perez Christopher. Muli po, sumating po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang gabi sa bawat isa, pagpapala, nawa ang patuloy na sumating sa kapulungan. Maraming salamat sa inyong lahat.